nyo, nakakabilib talaga ang mga mommies. Full-time job ang pagiging nanay at makikita mo naman talaga na they are truly hardworking and responsible. Pero what if mommies can still follow their passions kahit madalas ay nasa bahay na sila? Lagi ko ang sinasabi, kung may sipag ka at yaga at konting diskarte, walang imposible. When I had my baby, lumipat kami ng asawa kong si Chito dito sa Alfonso, Cavite. Which is great for creative thinking. So ayun, while I was getting into full-time mommy mode, maraming mga business ideas na pumapasok sa utak ko. I just started small, sa Instagram nga lang eh. People followed my journey, my story, and they were happy with what I was selling. Nakakatabangan ng puso actually, reading their comments, answering their questions. After all of that, napaisip ako, maganda nga siguro if we'll inspire a community of moms na sumubong magbenta online and be a mompreneur. Why not, diba? Kailangan lang nila ng konting push para i-share nila sa ibang tao ang passions nila. So this is a mompreneur I truly idolize, si Vera Juan. Jewelry really excites me. I'm the third generation jeweler now. I chose jewelry kasi it's also an avenue for me to create things that I love. I started this because I used to work full-time talaga for the longest time. And when I got married, natigil siya bigla and I felt like I lost myself. Starting out with this business, I had a lot of doubts. But then I eventually got over it. I got the support from my husband and my family. My sister-in-law saw that I was looking for an outlet and she helped me start this business. Madami kasi siyang friends na moms din who have their own businesses. Meron akong encouragement and inspiration from the other moms. Now that my business has taken off, my family and I are discussing paano ba namin palalaguin, paano siya magiging mas stable. And then I also started with my website. I commissioned my brother to make it for me. And malaking tulong yung online marketing and social media sa business ko. Kasi first, it cuts costs. Lahat lang ng puhunan ko yung marketing, yung effort ko to create content. And syempre, yung products natin, produce nice pieces. Importante to make and write your goals, attainable goals, sustainable goals. And not to put too much pressure on ourselves. Ang importante, first priority for me is my family. Yung parental, kasi I do it for them. Nakakatuwa dahil ang mga nagme-message sa akin, hindi lang mga basing edad ko. Aba, may mga students. This is Amy Rivadillo, isang mompreneur na matindi ang following sa social media. I started online selling when I was in third year college. Buntis na ako nun. Yung mga naging challenge ko, being a mom and an online seller, pinakauna is time management. Kasi I was breastfeeding, I was a graduating student, a wife. Nababalance ko yung pagiging mommy ko, tsaka pagiging entrepreneur ko. Siyempre, with the help of my family na din. Of course, nagkaroon ako ng doubt starting out. Lahat naman tayo, di ba? Pero sabi nga nila, if you're not afraid, then you're not taking a chance. Malaking tulong yung internet sa akin kasi yun yung pinaka main platform ko to market and to sell. Even yung pagkuha ko ng supply sa supplier ko, halos lahat ng interactions nandoon sa internet. I edit photos and posters and I post it on the internet. Ginagamit ko yung products, I show it to everyone that I use it personally and hindi ko lang siya binibenta. So yun, natutuwa sila, na-amaze din sila na nababalance ko being a mom together with my studies. Natutuwa ako pag nakikita ko mga kababaihan na natutupad ang kanilang mga pangarap. Kahit yung small victories na nakikita ko, talagang nakaka-inspire. At syempre, mas masarap yung feeling na nakikita ko nagtutulungan ang mga kapwa kong nanay, ang mga kapwa ko babae. Ang advice ko sa fellow moms natin who want to enter an online business is to study.
research. We have all the tools online. Mag-follow ng iba-ibang negosyo din, actually. You'll learn a lot from them. Pagka naabot mo na rin yung gusto mo, be humble. Share your knowledge. Trust and believe in yourself. Don't be afraid na mag-take ng risk. Kasi yun nga, ang sabi ko, kung gusto mo mag-workout ang isang bagay, mag-workout at mag-workout yan. Kasi gagawin at gagawin mo ng paraan yan for you and your family. I believe that as women of creativity, we should inspire, we should empower one another. These are just some of the many exciting possibilities once you start being a mompreneur. I am Neri Miranda, and this is my vision. What's yours?